Kumusta po mga kabayan? Good news po, matapos nga pong maglabas kahapon ng Iatf na kailangan daw nila ng pagkilala ng ibang bansa sa Vaccert PH para tanggapin ang inyong mga digital vaccination certificate. Nagpahayag po ang Iatf sa pamamagitan ni Secretary Harry Roque at binawi nga po nila ulit ang requirement na ito. Sa post ni Spokes Harry Roque, kapansin-pansin na tinanggal na po ulit ang una nilang inilagay na reciprocal arrangement. Ang pagbabago pong ito ay para lamang sa mga Pilipino. Ang mga foreign nationals para magamit ang kanilang digital vaccination certificate, kailangan pa rin ng kanilang gobyerno na kilalanin ang VaxCert PH. Okay, ulitin po natin. Kung kayo ay mga Pilipino na fully vaccinated, ito po ang mga tinatanggap ng BOQ or Bureau of Quarantine bilang patunay ng inyong estado sa pagbabakuna. Una, ang WHO Yellow Card o ang tinatawag na ICV. Kahit inisyo ito sa Pilipinas o sa ibang bansa, ito po ay tatanggapin. Kung wala kayo nito, pwede rin ang VaxCert PH ninyo kung kayo ay bakunado sa Pilipinas. Ngayon, malamang sa malamang, wala po kayo ng dalawang binanggit. Ang pangatlo po, which is ang pinakamagandang balita, ay kikilalanin na rin ang inyong mga digital vaccination certificate. Okay, pero emphasize po natin ang nakasulat sa patakaran ay digital. So, hindi po tayo sure kung hindi nila i-accept yung mga nasa papel na vaccination certificate. Pero ang advice po namin, make sure po na mag-apply kayo at mag-install ng inyong mga national digital vaccination certificate na usually may mga QR code po yan. Halimbawa po ay mga pinapakitang ito. So, maybe kung hindi ninyo alam kung paano kumuha ng digital certificate sa inyong bansa, please leave a comment para malaman po namin kung ano po ang aming maitutulong sa inyo. Ulitin po natin, ang mga tinatanggap na patunay ng inyong bakuna kung kayo ay Filipino, ICV or Yellow Card, VaxCert PH o ang Digital Vaccination Certificate po ninyo na ibinigay ng gobyerno ng bansa na inyong kinaroroonan na nag-administer ng inyong COVID vaccine. Okay? Kung kayo po ay nasa green list, ito po ang inyong protocol. Magdala ng 72 hours RT-PCR test prior boarding. Kapag valid ang inyong RT-PCR test, then pagdating ng Pilipinas, walang quarantine, diretso bahay at self-monitoring lang po until day 10. Okay, maximum of 10 days self-monitoring lang po. Sa resolusyon, wala pong sinabi na home quarantine. Ang sinabi lang po ay self-monitoring. Okay po? Ngayon, tandaan po, ganito po ang patakaran sa RT-PCR test. 72 hours before boarding. Ang ibig pong sabihin nito, ito po ay dapat mula sa oras ng inyong departure ang magiging basihan. Kaso, paano nga ba? So, example, kung ang flight nyo ay October 19, 6 PM, ang RT-PCR sample taken, tandaan po, sample taken. O kung kailan kayo na-swab po ha, hindi kung kailan lumabas ang resulta. Okay, ulitin po natin. Ang oras kung kailan kayo na-swab hanggang sa oras ng departure. So, malino po. Malabo pa rin po, di ba? So, medyo mahirap po. So, don't worry, ipaliwanag po ulit natin sa paraan na medyo mas madaling maintindihan. Example, ulit, ang flight natin ay October 19, magbilang ng 3 araw mula sa date ng flight. So, October 18, 17, 16. Sa October 16, pwede na kayong magpa-swab. Pero, anong oras dapat ang swab? Ang pagsundot ay dapat 6:01 PM onwards. Sa Tagalog, mula 6:01 PM pataas, pwede nang magpa-swab. Paano kung 5:59 PM? Hindi po pwede. Paano kung October 15? Mas lalo pong hindi pwede. So, paano kung October 17? Yes po, pwede po yan, anytime. Paano pag October 18? Yes, pwede pa rin po. Basta lalabas ng mabilis ang resulta, pero hindi na recommended para sa akin dahil baka late nyo makuha yung inyong resulta. Okay, so
paano ang mga galing ng yellow country? Pero unang tanong, sino ang mga nasa yellow country? Ang sagot po, tignan po muna natin ang green list. Ito po ang mga bansa sa green list. Tignan po natin. Okay, nandito po ba ang ating bansa? Kung wala po, tignan natin. Ito po ang red list. Nag-iisa lang po ito from October 16 until the end of October. Isa lang po, Romania lang po. Kung hindi nabanggit ang inyong bansa sa green at red, kayo po ay yellow list. So, Saudi Arabia, United States of America, Canada, Japan, most of Europe, Singapore, UK, Qatar, at marami pang iba, yellow po kayo. Okay, so ano pong bansa kayo? Yellow po ba kayo? Kung yellow po kayo, next tanong, fully vaccinated po ba kayo? Kung fully vaccinated po ba kayo, ang tanong, may ICV or yellow card po ba kayo? Kung wala, may Vax Cert PH po ba kayo? Kung wala, may digital vaccination card po ba kayo? Meron. So kung meron po, ito po ang inyong protocol. Pagdating po ninyo ng Pilipinas, day 1 po yon. Ang RT-PCR po ninyo ay sa day 5. Ang resulta po ay 1 to 2 days. So kung lumabas within 24 hours, makakauwi po kayo na mabilis. Usually po, kinabukasan lumalabas. Pero okay, basta pag uwi ninyo ng bahay, kayo ay home quarantine until day 10 lamang po. Maximum po ng 10 days. Ang pagbibilang ay simula day 1, which is kung kailan kayo dumating sa hotel. Day 1 up to day 10 lang po yan. So, kasama sa bilang ang tinapos na ninyong quarantine sa hotel. Okay, malinaw po. Now, kung hindi kayo pumasok sa mga tanong kanina. Una, kayo po ba ay nanggaling ng Romania? Kung hindi kayo nanggaling ng Romania, unang tanong, kayo po ba ay walang bakuna? Ang bakuna po ba ay hindi kumpleto? Wala po ba kayo ng mga tinatanggap na digital vaccination certificate? Kung nag-yes po kayo sa tatlong sa kahit isa sa mga tatlong tanong na yan, ito po ang inyong protocol. Una, pagdating po sa Pilipinas, yan po ang day 1 ninyo. Ang RT-PCR test po ninyo ay day 7. Ang inyong resulta ay maaaring dumating within 1 to 2 days. Paglabas po ng resulta, makakauwi na po kayo. Pagdating po sa bahay, kailangan kumpletuhin ang 14 days maximum na home quarantine. At ang pagbibilang po ay kasama ang tinapos na ninyong pananatili sa hotel. Okay po, mabuhay po kayo at wishing you a safe journey home. Palagi pong mag-ingat, huwag masyadong ma-stress. Kung may mga tanong po, huwag pong mahiyang ilagay sa comment. Sinusubukan po naming sagutin ang inyong mga tanong. Salamat po ulit at see you sa next update.